Paano ba tayo mag-create ng Shopee Seller account? So yan ang pag-uusapan natin today, so keep on watching. Hi everyone, it's Amigays and welcome back to my channel. So kung naghahanap kayo ng video tutorials about being Shopee, TikTok at Lazada seller, so meron akong ganong content here in this channel. At kung gusto niyo rin talaga na i-maximize yung inyong social media and then nag-earn ito ng extra income for you, so meron akong content about being an affiliate marketer. So lalagay ko na lang lahat ng playlist nun down in the description box. So paano ba tayo magki-create ng Shopee seller account? So naglabas actually si Shopee ng update na kailangan na natin mag-secure ng BIR registration or yung tinatawag na Certificate of Registration. So, yan. Kukuha na tayo or magre-register na tayo sa BIR and then itong BIR registration ay i-upload natin ito sa ating business information. So, may mga nagtatanong sa akin na mga existing na Shopee sellers na bakit hindi na ako nakakapag-add ng products or nakapag-list ng mga products is because kinakailangan na natin mag-upload ng ating business registration. So, doon naman sa mga nagtatanong about hindi na po ako makapag-proceed sa registration ko as Shopee seller. So, dahil yun nga, kailangan na rin natin talaga ng BIR registration. So, yun yung unang-una natin kailangan i-secure yung ating BIR registration. Now, kung meron kayong questions about this, ay meron akong mga ginawang videos about yung mga business documents na kailangan natin i-secure. Tapos, yung new policy ni Shopee, yan. So, meron akong videos nun. Ililink ko na lang din down in the description box. So, yan yung isang requirement na hihingin sa atin ni Shopee. So, pangalawang requirement ay kailangan natin mag-secure ng isang valid ID or isang government-issued ID. So, meron lang mga acceptable na mga IDs na ina-accept si Shopee. So, lalagay ko yung screenshot dito sa inyong screen para makita nyo ano ba yung mga acceptable IDs na tinatanggap lang ni Shopee. So, yan yung kailangan natin i-secure. Number 3 ay kailangan din natin ng mobile phone number. So, yung mobile phone number ay ginagamit naman ito for verification. So, para ma-verify yung ating account. And then, ito din ay ginagamit kapag ka nagla-login tayo sa ating seller center. Number 3 ay kailangan din natin ng ating email address. So, the same din ito sa ating mobile phone number. Ay, this one ay for verification din. And then, number 4, ang kailangan din natin ay bank account. So, yung bank account ay depende ito kung kayo ay sole proprietor at kung kayo ay business din, ay pagka sole proprietor ay kailangan nyo ng bank account nyo, kahit lang yung personal bank account nyo. So, yun yung pwede natin gamitin. Pero kung kayo naman ay business, so like for example, yung partnership and corporation, so kailangan nyo nang magbukas ng business na bank account. So, yan yung mga requirements na kailangan natin para makapag-open tayo or makapag-create tayo ng ating Shopee seller account. So, now let's jump in kung paano tayo mag-create ng ating Shopee seller account. So, simple lang yung mga steps that we have to follow. So, step number 1 ay kailangan natin mag-create ng Shopee account through Shopee.com. So, i-search nyo lang sa inyong web browser or sa Google search yung Shopee.com and then i-click nyo lang yung sign up. And then, sa pag-sign up ay makikita nyo itong screen na to. So, you can sign up by either using your mobile phone. So, kaya kailangan natin ng mobile phone kanina. And then, or kaya naman ay pwede nyo gamitin yung inyong existing na Facebook or Google account. And then, i-click nyo lang yung next. And pag-click nyo yung next, ay you will have to add and verify yung inyong phone number at yung inyong email. So, nakalagay dyan, meron kayong tatlong steps na kailangan gawin dyan. So, yung bilog na nasa taas, yung may color green dyan. So, nakalagay dyan ay verify your phone number. So, itatype in nyo lang yung inyong mobile phone number. And then, magsasend sila ng code sa inyo. Itatype in nyo lang yung code. And then, you will proceed to the next step, which is yung magkikreate kayo ng password. So, i-create nyo lang yung password na hindi nyo makakalimutan, madali siyang tandaan, pero at the same time ay hindi rin naman siya madaling gamitin ng ibang mga tao. So, i-create nyo yung password, and then after that, ay makikita nyo na naka-green na lahat ng mga circle na nandyan. So, that's your indication na na-complete nyo yung step na to. The next step is to log into your seller center. So, via seller.com.
seller.shopee.ph naman. The next is you have to log into the seller center using yung seller.shopee.ph. So, ito naman yung pupuntahan nyo. And then, ang gagamitin nyo ay yung Shopee account nyo with your username and password na kinineate kanina. Ito yung screen na makikita nyo. So, i-type in nyo lang dyan yung email nyo, yung inyong phone number or kaya yung username. And then, ita-type in nyo din yung password na kinineate nyo kanina. And then, i-click nyo lang yung remember me para mag-remember kayo nung site na to every time na pupunta kayo. And then, click login. The next step is to fill out your shop information. So, madali lang naman ito dahil may tatlong components lang yung ating shop information. So, number one ay yung shop name. So, you have to be prepared na ready na kayo, na nakapag-isip na kayo kung ano yung name ng shop na gagamitin nyo. So, it should be creative, madaling tandaan, at madali lang din siyang banggitin kasi syempre, pag yung mga buyers or mga shoppers nyo, no, nagtanong sila, saan nyo nabili to? Tapos, mahirap banggitin yung shop name. So, yun. Disadvantage na yon on your end. So, kailangan madali lang tandaan yung ating shop name, but we have to keep pa rin with the guidelines na pinrovide si Shopee when naming our shop. So, number two ay images and videos. So, pwede tayo mag-upload ng up to 5 na mga photos or images and videos para lang magkaroon tayo ng brand identity. So, number three ay shop description. So, sa shop description ay pwede kayong maglagay ng mga information about your shop. Pwede din namang history ng shop nyo and then yung mga chat reply hours. So, ito yung mga pwede nating ilagay sa ating shop description. Pero, hindi lang talaga ini-encourage na maglagay tayo ng mga personal information sa shop description. Like, for example, yung ating email address, yung ating phone number, at even makipag-transact tayo sa mga shoppers or buyers outside yung platform ng Shopee. The next step is to provide our business information. So, dyan sa business information, dito na natin kailangan yung BIR registration natin. So, makikita nyo dyan sa screen nyo, na meron tayong dalawang seller type. It's either individual or kaya naman ay business. So, ano ba yung difference ng dalawang ito? So, yung difference ng dalawa ay kapag kayo ay sole proprietorship at non-VAT, ang ikiklik nyo dito ay yung individual. Kung kayo naman ay corporate or kaya naman ay partnership, ang ikiklik natin dito ay yung business. So, yan yung dalawang difference ng seller types na to. So, kung saan kayo magpo-fall under, yun yung ikiklik ninyo. And then, on your screen also, you will see yung registered name. Now, mapapansin nyo dyan na itong mga to ay meron ng red asterisk. So, ibig sabihin lang nito na required na na-fill up natin itong mga ito. So, yan. Registered name. So, sa registered name, ay ito yung registered name na nakalagay din doon sa ating BIR registration. So, yan. And then, ita-type in lang din natin yung registered address. So, kung ano yung address na nakalagay din doon sa inyong BIR registration, ay ito din yung ita-type in natin dito sa business information when it comes to registered address. And then, merong question kayo na sasagutin dyan na do you have a taxpayer identification number? Nakalagay dyan na yes and no. Dahil kailangan na natin ng BIR registration, so dapat ang ititik natin dito ay yung yes. Dahil nga, mag-upload na tayo dito ng ating BIR registration. So, yes ang isasagot natin dito sa question na to. Next ay yung taxpayer identification number. So, ita-type in lang natin dito yung ating TIN na nakalagay din doon sa certificate of registration. And then, dyan sa certificate of registration, nakalagay dyan na upload. I-click lang natin yung upload and then i-upload lang natin dito yung ating certificate of registration. So, it's either JPEG, PNG, or PDF format. So, yan yung lalagay natin dyan sa certificate of registration. Then, next ay yung business name or style. So, pwede natin ilagay dyan or itatype in natin dyan yung ating business name. And then, meron dyan nakalagay na I agree to these terms and conditions. So, itik lang natin yung square na maliit dyan. And then, ang ikiklik natin ay yung submit. Once successful, ito yung makikita natin dyan. So, nakalagay dyan na submitted successfully. And now, you will be prompted now to upload your first product listing. So, yung kung interested kayo kung paano mag-list ng product or kung paano tayo mag-add ng product, so, meron din akong ginawang video about it. So, lalagay ko lang din yon down in the description box or dito sa ating
card. There you go. Ganun tayo magkikate ng ating Shopee seller account. So, I hope na nakatulong ito doon sa mga nagtatanong kung meron bang update kay Shopee when it comes to creating Shopee seller account. Or kaya naman ay doon sa mga gusto din talaga magkaroon ng Shopee store. So, yan. So, I hope na nakatulong ito. Kung nakatulong man itong video na to, please give this video a big thumbs up. It will help my channel also. At i-share nyo na rin itong video na to. And kung meron kayong mga questions, ay ilagay nyo lang sa comment section. I will try my best to answer those questions. At mag-subscribe na rin kayo sa ating Graceful Homeschooling Family. I-click nyo lang yung subscribe button. At i-turn on yung notification bell for more videos like this. At marami pa akong mga videos actually na i-upload in the future para makatulong din sa inyo na kumita even at the comfort of your home. So there you go. Thank you so much for joining me. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone. And I will see you around. Bye! Da, 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 da. Oh, 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 yeah.